Hi guys doing, hello, hi mabuhay, how are you guys doing? I'm AJ. Today we are going to react to one of my favorite girl group of all time, Little Mix. May bago sila music video at ang title na to is Breakup Song. I know, breakup song. This COVID-19 is parang hindi angkok sa mga nangyayari, pero I really love my crown. My ano tawag dito? Flower crown. This is snow. Kung gusto nyo rin ganito, guys, just try using snow app in your iOS or Android phone. So, ayan. Papanoorin natin to. Itong breakup song kasi matagal na to eh. Pero hindi ko pa pinapanood yung ano nila. Yung pagano ng vertical video. Kasi gusto kong yung music, official music video ang mapakinggan ko. So, ayan. Panoorin na natin. Let's play. This is 3 minutes and 36 minutes long. So, let's go and play. LMTV. I remember yung ano nila, vlogs nila before. It's so throwback, yung kanta. So, kaya ginawa siguro parang animated to kasi hindi sila makapag-shoot. Pero alam ko, nakapag-shoot sila eh. Ano yan? Nililipat. They look like Barbie's hair. It's so pretty. Si Perry Rockstar. So, pa-practice yung buhok ni Perry. Na-imagine ko paano kung totoo tong ano, music video nila. O ngayon, sunny naman na. Wow! Oh. Ang cute. Si Jade naman. Ang ganda ni Jade. Wow, ang taas nun, Leian yun ah. Ay, si Jade pala. Cute. I love it. I love the song. It's breakup song, but it's very parang uplifting. Parang ano siya, masaya. Ba't ganun? Ang galing. I love their makeup hair, their costumes. Kahit na isang ano lang tala, isang set lang. And tatawa ka doon sa ibang scene. Nakakatawa talaga sila. Sila lagi yung group na lagi ngayon makakatawang music video. Hindi ko alam kung ba, pero talagang wala kasi ang saya nila. Ano mo, baliw lang talaga sila. Kasi totoo lang talaga sila. Baliw-baliwan lang talaga silang girl group na to talaga. Kaya I really love Little Mix so much. So ayun, I love the song. I love the music video. It's really fun. It's like parang ang weird kasi breakup song. Pero gusto mo magsaya, mag-fun, mag... Alam ko may TikTok nito eh. So papaktasing ko. Gawa ako ng dance na sa TikTok. So yes, I really like it. Sayang nga lang, medyo ano, hindi nila nagawa siguro to ng yung totoong itsura nila for music video. So ginawa na lang rin nila siguro para ano, ma-release na nila yung kanta officially. Pero ano, I like it so much. So yeah, that's it. So, thanks so much for watching my reaction video. See you guys later. Hi guys, today is May 11, 2020 and kakagawa ko lang ng reaction video sa Little Mix, bago nilang kanta na breakup song, super ganda. Alam nyo guys, dapat ganyan na siya sa Little Mix kasi magaling sila, magaganda rin sila, super kalog talaga. And para talagang Blackpink, so sana ma-discover din sila, magkaroon sila ng big hit talaga din sa Amerika para mas lalo silang sumikat. Although sikat na sila sa UK and marami rin silang fans, lalo na sa dito sa Philippines, pero sana mas sumikat pa sila sa buong mundo. Speak of girl group, alam niyo ba kung sino number 1 and number 2 sa Billboard ngayon? It's none other than Doja Cat and Nicki Minaj. Congratulations sa kanilang remix na Say So. Ang ganda nitong kantang to, na-discover ko si Doja Cat sa interview na may makeup siya. So hindi ko siya kilala as singer or as rap artist. So pagtingin ko, oh, ayos siya, kalugdi siya sa mga interview and
kaya niyang magkanta ng live na hindi na iba yung boses. So nabibilib kasi ako sa mga singer na magaling kumanta sa live. So ayun, first time ni Nicki Minaj na magkaroon ng number one. So congratulations to her and to Doja Cat, kasi talagang disturbing naman ang say. So kasi sobrang sikat sa TikTok ko, hindi niya alam. Hindi ko rin alam yung dance step, pero hindi ko siya din na-discover. Sa YouTube ko na-discover nga yung makeup. So ayan, first time ni Nicki. So alam niyo ba kasi parang merong sinasabi sila na hindi pa ang tagal-tagal ng singer rap artist ni Nicki Minaj, pero hindi pa siya nagkaroon ng number one. Number two lang yung super bass. Number two lang kasi siya, hindi siya nag number one. Pero ngayon, number one na, diba? After ilang years daw, kahit featuring pa siya doon, at least nakakuha na siya ng number one. And siya ang pinakamaraming kanta. May pinakamaraming kanta sa Billboard na nag-rank doon. So, ayun. Congratulations, Nicki Minaj. At number two lang naman, si Megan Thee Stallion featuring Beyonce Savage Remix. So, gumawa na rin ako reaction video. Alam nyo naman, super savage tong kantang to. Alam ko lang kung gagawa nila ng music video. And first time sa Billboard history na number one at number two ay female artist. Black female artist. Rap pa ha. Parehas pang mga rap artist. So, congratulations to all of you. And talagang girls run the world. So, ayan. Ewan ko, sana mag number one din si Beyonce. Malay natin. At si Megan. Si Megan din, nakakatuwa rin siya. Super kalug din siya and humble. And talagang totoo lang sila sa sarili nila. So, ayan. Supportahin natin ng mga bagong rising artist na si Doja and the Megan. So, yeah. That's it for today. Thank you so much. I'm seeing you guys again tomorrow. Good night. Yes, changing to Gunslinger para may pang-leech ako. Yay! Gunslinger na po ako. Ayos. Alright. Dito lang ako nagpapalevel. Kasama ko si Brevelion. Si Raymond. Yan. Sitting-pretty lang ako dyan habang nagle-level ako. Sunken ship. Wala pa isang oras, 26 na agad ako. Yan siya. Hello guys, today is May 12, 2020. And sinumahan ako ni Raymond ngayon magpa-level ng rebel, ay, ng gunslinger. So alam niyo ba, 1 hour lang, level 16 agad kami. Kasi naman, ang open ng headgear niya, meron siyang Kat Von na headgear. Kapag pumatay ka na isang kalaban, meron kang 500 HP and 50 SP. So ayun, skill lang siya ng desperado, mob yun. So ayun, laging puno yung buhay niya. So ako, nakaupo lang ako doon. Nakaupo lang ako doon sa sulok habang siyang pumapatay ng mga kalaban. Grabe. So ayun, level 60. Grabe, ingit nga ako eh. Gusto ko lang ng ganung headgear. Sana magkaroon din ako ng benta-benta muna para magkaroon din tayo ng Kat Von na headgear. So ayun, thank you Raymond for leeching me. Leech ang tawag doon. Leech. Kapag ako nandun ka lang, tapos siya yung nagpapalevel. Nakaupo ka lang. So, thank you so much. So, yes. That's it for today. And I'll see you guys again tomorrow. Good night. It's raining outside. Malayo. Hello guys. Today is May 13, 2020. And nag-open ako. Meron pa pala akong hindi na-open dun sa libreng cool event sa Frontera, sa Eden. So, meron doon box. And, yun nga lang, lang rin siya, wala siyang kasamang wings. Pero that's okay, I think. That's like, okay lang. Meron naman mga iba doon na physical, magical, yun, shadow equipment. Pang padagdag rin siya. Pero hindi siya costume, hindi siya nababago yung itsura mo. Kasi ibang costume nababago yung itsura mo. At saka may mga libreng bubble gum, pang pang pa-level, para times 2 yung drop rate. Pwede ka rin ibenta, saka battle manuals, ang dami din. So yun pala, may story pala yun. Kapag siguro meron ka ng mga maraming Zenny or MVP cards, is makakakuha ka nung Flying Angel Wing. Wala naman akong ganun. So, ayun. Siguro yun yung kapalit. Kasi na-reset pagka-import kasi na-reset, wala, back to zero yung Zenny.
Tapos, yung mga MVP cards nga is binura sa international. Kasi nga, pinenta ng mga GM sa Philippines. So, yeah, that's it for today. And I'll see you guys again tomorrow. Bye! Guys, binigyan ako ni, Jonas Pogi ng Katfan. Oh my gosh, alam mo kung magkano to? 200 million thousand. Kaya ako kasi ito pang pa-level. Thank you po kay Jonas Pogi Magnolia. Hello guys, today is May 14, 2020. Nakakainis yung Tower of God. Kasi bitin na naman siya. Natutuwa talaga ako kay Kun. Kasi love na love niya si Bam. Tsaka si Bam din. Kasi napakabait niyang bata. Kasi meron doon eksena na kailangan tulungan nila magkaroon ng friend sila. Yung dalawa nilang friend sina, anong pangalan nun? Bats? Bats yat. Hats. Oh, si Hats. At saka si yung isa, yung Kolokoy. So, ayun. Ang cute lang. Kasi natutulungan sila. I really love this anime. And, ang ganda rin ng, ang sad din ng story ni yung isang girl, yung frog na girl. Tsaka si Endorsi. Kasi parang ano niya na yun eh. Tita or ninang niya. Ang cute ang pangalan ni Endorsi. Tapos meron siyang eyeshadow dito. Gusto ko nga gawin eh. Gusto ko gayaan yung pagka-eyeshadow niya na orange and yellow. Pero maybe next time kapag okay na yung face ko because my face is really so pangit. I hate it. So yeah, that's it for today. Kaya ano ba pinapanood niya ngayon? Ito kasi weekly to, so bitin lagi every week. Kailangan ko bantayan, antayin yung bawat bagong episode. So yeah, that's it for today. And I'll see you guys again tomorrow. Good night! Merienda. Ano to? Sinok mani, tsaka Palitaw. Palitaw. Hello guys, today is March 15, 2020. Alam niyo ba nakakatamad? Lahat nakakatamad. Kasi ang lamig-lamig. Gusto ko lang matulog, humilat, tatulog lang, or manood ng movie. Kasi ang lamig-lamig kasi bumabagyo po. Opo, bumabagyo. Pero hindi naman ganun kalakas dito. Pero sa ibang bayan yata malakas. So, sana wag sila masyadong maapektuhan ng ganun kagrabe. Kasi mahirap na may COVID pa naman, diba? So, ayun. Wala lang. Sarap lang kumain ng mga kakanin na mainit. Yung malagkit na kanin kasi may mais. Sobra lang. Gusto ko yun. Nalala ko tuloy pag sa office. Punta lang kami sa Tapatas. Tuloy kami. Meron kasi doon nagtitinda si tita. So, pero pag umuulan naman, nakakatamad naman lumabas, diba? Eh, wala naman mga ganun sa baba. Ah, nakakamiss tuloy. Pero pag sa bahay, ayan, sarap kumain ng mga mainit, mga aros kalto. Sarap, into you. Okay, aros tempurado. Ang sarap. So, tuloy. So, yeah, that's it for today. And, kaya anong pagkabalahin nyo? Wow, very, very rainy season. Rainy season na ba? Rainy season pa lang. Hindi, may bagyo lang kasi kaya ganun. Summer pa din. So, yeah, that's it for today. Let's see you again tomorrow. Bye! Yummy, yummy. Lumpia. Fresh. Made by Ate Chiches. Hi guys! Today is March 16, 2020. So, alam niyo ba, sobrang importante ng GCash ngayon dahil sobrang laking tulong nito sa akin. Nagpapatulong kasi si Ate Gerd ko paano niya i-connect yung card niya sa GCash. So, sa akin, nakakonnect na security bank to GCash. Dati pa yon tinulungan ako ni Sarah, yung cowork ko. So, ngayon, sobrang convenient niya kasi yun, doon ako nagbabayad ng PLDT. Hindi ko na kailangan pumila and everything. So, dahil bayaran nga pala kahapon, no? Diba? Mga due date natin, mga bills. Pero alam ko sa Meralco, hindi pa pwede kasi may something going on pa sa bills ng Meralco. Kasi parang mataas yata, medyo tumaas yung mga bills. So, hindi pa siya counted. So, ayun. So, yun. Yun sa akin. Nakakonnect na ako sa GCash. Kaya, yan lang. That's it. Kaya, sobrang hindi na ako mag-worry kung hindi man ako makapila. Kasi,
magbabayad na ako through GCash. Siguro sana makagawa ko ng tutorial kung paano i-connect, no? Kasi hindi ko lang alam kung anong app kasi yung pwede gamitin para ma-record yung sa cellphone para mas madali yung makita. So yeah, that's it for today and I'll see you guys again sa video. Bye! Hello guys, today is May 17, 2020 and na-edit ko na yung vlog and na-post ko na rin yung ano pa namin Christmas party namin ng deck, so ayan. Ay, hindi na ako nakauwi ng Lucena, so namimiss ko na yung mga friends and family ko dyan, so I hope you guys are doing okay. I miss you all. Sana na-miss nyo rin ako. So anyways, so ngayon kasi may nangyayari sa mga celebrities ng ABS-CBN. So nagkaroon kasi ng parang program about in-interview sila ko ano masasabi nila sa reaction nila na yun nga nagsara nga yung ABS-CBN. And hindi yung ibang reaction kasi is hindi maganda yung feedback ng tao. Especially kay Kim kasi medyo magulo yung statement niya. Kay Coco Martin naman medyo galit siya, so parang sinasabi nila na lumalabas yung tunay na ugali na ganyan nga daw, ganyan, kanbular. So, ayun, ewan ko lang kasi siguro very emotional lang din sila dahil nga nagsara ng ABS and syempre ba, ano nila yun eh, parang home na nila yon, yung parang doon na sila nakatira rin mismo kahit umuwi sila sa bahay nila, pero kasi doon sila nag-go-work. Diba? Pag nag-go-work ka, yung work mo, parang yun na yung pangalawang bahay mo. So, ganun yung feeling na magsara yung yung station mo, pagtatrabahuhan mo. So, yun nga lang, dapat lang talaga is very careful if, ano, yung limit ng inyong emotion is dapat ano, hindi dun ka magsalita kung kailan kayong galit or kailan ka malungkot. Basta yung hindi dapat sobra-sobra yung emotion mo kapag mag-statement ka dahil pagsisisihan mo talaga yun eh. Hindi maganda yung ikakalabasan. So, dapat very calm lang. Pero syempre siguro hindi na rin natin masasabi. Siguro on the spot din kasi siguro yung interviewer and I'm not sure. Pero yun nga, so medyo magulo, medyo nakakatamad na nga magbukas ng social media kasi puro negative na lang yung pabasa ko. So yun, yeah, that's it. So yeah, that's it for today and sana okay lang rin kayo lahat dyan. We'll see you guys again tomorrow.